Marami po kasing nag-react na mga ka-camping dito nga sa pahayag na ito ni Senator De Lima. Napanood ko rin yung video na ito na pinasasalamatan nga niya ang BBM administration. Eh ba, okay yan. Maganda. Maganda yung kanyang pahayag na yon. Pero bakit umalma? Bakit hindi ito nagustuhan ng mga ka-camping? Titignan natin. Sabi niya, gusto ko rin pong pasalamatan ang BBM administration, okay, for respecting the independence of the judiciary. Hindi na kay alam ang BBM administration. Sa ganang akin, oo, hindi talaga na kay alam, siguro. Dahil kung ito'y pinakialaman na ito, nasa Malacanang ngayon, hindi talaga ito mangyayari. Diba? Alam niya naman. Pero bakit nga ba hindi pinakialaman? Kasi nga, ayan, alam niyo naman ang nangyayari between the Dutertes and the Marcoses. Alam nating lahat yan. Sa inyo pong lahat na naniniwala sa akin, maraming maraming salamat po. Hindi niyo po ako pinabayaan. Pinaglaban niyo po ako. Okay, sa puntong yon, mas lamang yung mga taong naandyan at pinaglaban nga sa Senator De Lima. Hindi man pinaglaban ng BBM administration, pero yun nga, maganda na hindi nakialam. Totoo nga ba na hindi nakaalam? Baka kasi, sabi ng mga netizens to, ah, baka kasi nakalimutan ni Marcos Jr. na may isang sensational na kaso. Ito nga pong kaso ni Senator De Lima. Baka nakalimutan dahil ang dami niyang ginagawa. Ang daming trips. Kada buwan, wala siya dito halos. Hindi ba? So talagang posibleng nakalimutan. Hindi sinasadya na hindi nakialam. Yun siguro yung magandang point doon, ano ho, hindi sinasadya na hindi makialam. Yun na lang po ang isipin natin. Pero ang mas mahalaga nga, ngayon po ay nakakalaya o laya na si Senator De Lima on bail, kaya tayo po ay magpasalamat. Ang dami niyang dapat pasalamatan, alam niyo naman, ang dami hindi bumitaw na personality katulad ni Narisa Ontiveros, Bam Aquino at marami pang iba sa oposisyon. Or I should say, halos lahat na nasa oposisyon, syempre. Diba? Pero tayong mga kababayan na nag-iisip ng tama at tuwid, alam natin na etong kasong ito ay gawa-gawa at walang matibay na ebidensya, tayo po ang tuluyang, or tayo po ang pinakamasaya sa nangyayaring ito. Dahil, nako, yung mga kaibigan ko na mga diehard, yung mga kakilala ko na mga diehard at mga pulahan, madalas ang kanilang ginagamit ay yung issue nga ni De Lima. Na kuno nga ay ganito, drug lord and so on and so forth. At napakarami pang iba. So ano kayo ngayon? Ano kayo ngayon? 'Di ba? Nakakababa ng tingin yung tipong naging uto-uto kayo, napaniwala kayo sa napakalaking or napakaraming fake news. Matindi. Ang ibig sabihin niyan, wala kayong sariling pag-iisip. Hindi kayo nag-iisip. Sa madalit salita, hindi nyo ginagamit yung gray area nyo. Kaya good luck sa inyo.